elevated siya ng 80 cm mula flooring para iwas sa baha. Kapag natapa ka, bumangon ka. Tandaan mo, may pagkakataon ka pa para ipakita sa kanila na hindi sa lahat ng pagkakataon, tama sila. Mga ka-MC, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok sa ating programa na pinamagatang OFW Dream House Stories. Ang bahay na i-feature natin ngayon ay bahay ni Mrs. Baby. Dear Papa MC, ako po si Baby, 47 years old. Lumaki ako sa Pangasinan pero nakatira ako sa Baguio City. Meron akong tatlong anak, dalawang lalaki, isang babae. Noon, ang harap ko lang magkaroon ng sariling bahay. Palagi akong tumitingin sa mga pictures ng mga bahay-bahay. Year 2011, nagkaroon ako ng magandang break dahil isa ako sa napili na makapunta sa Israel bilang isang kasambahay. Doon na nagsimula ang lahat. Nagsumikap ako para mabuo ang mga pangarap na yon. Nakapagpagawa ako ng bahay sa Baguio pagkalipas ng ilang taon. Nandun kasi ang mga anak at asawa ko. Sa ngayon, meron akong bagong project sa Salinap, San Carlos City, Pangasinan. Maliit lang siya dahil ang purpose lang naman nito ay bakasyon ng naming pamilya. Ang size ng lote, 100 square meters lahat, 7 meter by 14 meters. Ang size ng bahay is 24 by 28 feet. Kung sa meter, is equivalent siya sa 7 meter by 8 meters. Meron siyang dalawang kwarto. Ang sukat ay 3 meter by 2.5 meter. Meron din siyang back door. Pwede namin gamitin as dirty kitchen at saka laundry area. Ito naman yung CR. Bali ang size is 2 meter by 1.5 meters. Ang tiles na ginamit, 60 cm by 30 cm.
86 species lahat. Sa kitchen naman, nakagamit ako ng 60 by 60 tiles, 15 pieces lahat. Sa sala, dining, kitchen, and kwarto, nakagamit ako ng 108 pieces na tiles, 60 by 60 din. Ito pala yung floor plan ng bahay. Ako lang po ang gumawa ng design. Elevated siya ng 80 cm mula flooring para iwas sa baha. Nakagamit kami ng 56 cubic meters na lupa para panambak sa elevation. Katumbas noon ay 10 truck na may size na 6 cubic meters. Sa walling naman, gumamit kami ng 4 inches CHB, 2,000 pieces lahat. Sa semento naman, nakagamit kami ng 2 bag kada footing. Times 12 equals 24 pieces lahat. Ang size ng footing 80 by 80 by 30 cm. Sa grade beam, nakagamit naman kami ng 52 bags of cement. Sa column, nakagamit kami ng 6 bags per column. Total of 12 columns equals 72 bags. Size of columns, 30 cm by 30 cm by 4.5 meters. Sa tie beam, parehas lang sa size ng grade beam, equivalent to 52 bags of cement. Lahat ng mixture na ginamit dito ay 1:2:3. Ang ibig sabihin, kada isang bag ng semento, kailangan ng 2 sukat na buhangin at 3 sukat na bato. Sa mortar naman, nagagamit kami ng 35 bags. Sa mga hindi nakakaalam sa mortar, ito yung ginagamit sa paglilay ng hollow blocks. Sa flooring, a total of 60 bags of cement. Sa wall plastering, 80 bags of cement. Hindi porket nasa ibang bansa ka, mabibili mo lahat ang gusto mo. Kadalasan, noong nasa Pinas ako, ang maliit na sahod ay sumasapat na sa pang-araw-araw na pangangailangan. Bilang isang magulang, gusto natin ibigay ang lahat para sa ating mga anak. Ang akala ko, matutupad na ang inaasam-asam kong pangarap na makapagpatayo ng sariling bahay. Galing sa sariling pawis ko dahil medyo malaki naman ang sahod ko. Pero habang lumalaki ang kita ko, lumalaki din ang gastos. Hindi maganda ang resulta kung patuloy na ganito. Naghanap ako ng paraan
kung paano ako makaipon at may nabasa akong formula. Yun yung tinatawag nilang 70-20-10 rule. Income minus savings equals gastos. Ang ibig sabihin nun, tuwing natatanggap ko ang sahod ko, itinatabi ko muna yung savings ko. At kung ano ang matira, yun lang ang pwede naming gastusin. Dati kasi, income minus gastos equals savings. Nag-iipon ako kung ano lang ang matitira sa sahod ko. Kaso, madalas, walang natitira. Pero noong in-apply ko itong formula na ito, naging success ako. Naway nakapulot kayo ng aral kung paano ko nabuo ang bahay ko. Maraming salamat sa pagbabasa, Papa MC. At ito ang kwento ng buhay at bahay ko.